pinakuluan ko muna yan guys, sa patatim at saka ko lalagyan ng mga sangkap. Ito na guys, ilalagay ko na yung pinakuluan na patatim kanina. Tapos isusunod kong ilalagay ang bawang, pamintang buo at dalawang pirasong laurel. Sasama-samahin lang guys. Susunod na natin yung tomato sauce. Susunod na rin natin guys yung oyster sauce. Ilalagay natin ang soy sauce. Maglalagay rin tayo guys ng asin. Konting asin lang guys. Kasi may soy sauce na. Ngayon guys ay maglalagay ako ng 3 kutsarang white sugar. At pwede rin kayong gumamit ng brown sugar. At kasunod kong lalagay ang sliced pineapple with juice. Yan guys. Guys ay maglalagay tayo ng seasoning. Ngayon guys ay maglalagay ako ng tubig. Kailangan guys pag magluluto tayo ng patatim, kailangan ng tubig ay pantay doon sa patatim na niluluto natin, kasi guys ang patatim matagal ito maluto at kailangan itong palambutin at kailangan lutong luto ang ating patatim, kaya kailangan maraming tubig na ilalagay pantay doon sa patatim. Okay guys, takpan ko na guys ang aking patatim. Pag nag-umpisa pa lang guys magluto, kailangan ng apoy ay malakas. Pero pag malapit na maluto ang patatim, kailangan guys ang apoy ay mahinang mahina lang. Okay guys. Ngayon guys ay kailangan natin baliktarin para maluto yung kabila. Kailangan guys palaging babaliktarin para parehas maluto yung kabilaan. Ngayon ay tatakpan natin. Guys, buksan na natin yung ating nilulutong patatim. Kailangan guys, tingnan natin kung luto na. Tulad niyan guys na hindi pa luto ang ating patatim, kailangan natin magdagdag ng tubig. Kailangan natin baliktarin guys. Takpan natin ulit. Ngayon guys ay chipin natin ulit ang ating nilulutong patatim. Niluto na ba ito? Kailangan guys yung apoy ay mahina lang. Lagay nyo sa medium heat. Kung nakikita nyo guys yung sauce niya ay malapot na. Lapot ng kanyang sauce. Tsaka guys, malapit na siyang maluto. Mga ilang minutes na lang.
hanguin na natin guys yung pang decoration para hindi masyadong malaga, hindi masyadong laga. Unahin natin yung dahon kasi mabilis yung malaga. Ngayon guys ay luto ng ating patatim at ilalagay ko sa plato para lagyan ng garnish or decoration. Lambot na guys. Luto ng aking patatim. Lagyan na natin guys yung sauce. Ito na guys ang aking patatim Filipino style.